Kumbachero ng bayan, Katunying at Kajerry. Dos por dos. Humahataw. Humahagupit. Lumalatay na komentaryo sa himpapawid. Dos por dos. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. Dos por dos. Humahataw na mga balita at impormasyon. Dos por dos. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na dos por dos. Magtago ka na, dos por dos. Si Jerry at si Anthony, narito na, dos por dos. Hahataw ng todo, urado ka, dos por dos. Ang katotohanan, dala nila, dos por dos. Walang sinasamba pali, maniwala ka, dos por dos. Hahataw ng gusto, tol, umasa ka, dos por dos. Hi! Magandang hapon! Iyon! Bye! Happy weekend! Ang ganda na ng panahon na kumbachero, ha? Wala nang ulan. At sa ganitong mga panahon, pwedeng-pwede ka na magpintura ng bubong. Talaga naman. Kuyang Elmer Ngo! Kamusta ba dyan? Si Jomel, pagpinturahin mo na, kumusta ko kayo mga kababayan? Sumasa inyo ho ang 2x2. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Tayo po ay napapakinggan nationwide via DZRH 666 sa inyong mga talapihitan. At syempre napapanood nyo rin po kami sa cable. Mm-hmm. Meron po tayong TV simulcast. Uh-huh. Dito po sa Channel 18 sa Signal at Channel 129, mm-hmm, sa Sky Cable. At kung saan pampalupalop ng Pilipinas, uh-huh, may cable provider, may cable po dyan. Pagka po walang DZRH, putulin nyo na. Ipaputol nyo na po yung na kayo dyan. Lumipat na kayo ng iba. Oh, may DZRH. Sabihin nyo, walang kwenta yung cable na yan. At syempre, tayo yung nasusubaybayan sa pamamagitan ng iba't ibang social media sites. Yan. Sa Facebook, sa Twitter, yan, sa yan, YouTube. Yan. Worldwide, mga Pilipinong patuloy na nakikibalita sa mga pangyayari dito sa Pilipinas. Yan. Marami tayong ganyan, kumbadjero. Mga kababayan natin, yung iba, hindi lang OFWs, kundi mga migrant Filipinos. Yung mga matagal nang naninirahan, nagkaanak, nagkaapo na sa ibang bansa. At pero tutusin ang kanilang pagkamamamayan officially, ay doon na sa bansang kung saan sila naroroon. Mm, pero patuloy na nakikibalita sa mga pangyayari dito sa Pilipinas. Pero tayo rin naman. Tayo rin naman dahil tayo yung mga kano. Mga kano. At yung mga kana. Nakikibalita rin tayo sa mga pangyayari doon sa atin, sa Amerika. Halimbawa ngayon sa Amerika, kumbachero, ang pukpukan po ang labanan. Ni na President Donald Trump at ni dating Vice President Joe Biden. Mukhang yung ila daw mga senador, kumbachero, ayaw nang dumikit kay Trump. Ayaw nilang tamaan din sila ng kamalasan. Eh, tingnan natin. May COVID din eh. May COVID din, oo. Eh, tingnan natin kung ano magiging resulta ng eleksyon dyan sa atin, sa Amerika. Ngayong November araw, yan. Ngayong araw na to, kumbachero, for the first time, ay magkakampanya na actively itong si dating President Barack Obama para kay Joe Biden. Ayun, dyan sa atin sa Pennsylvania. Oo, sa Pennsylvania. Sasama si Obama. Nako, eh, matindi yan. Isa sa mga one of the most popular presidents yan ng Amerika, yes, di ba? Lalo na sa hindi lang sa mga Democrats, pati sa mga Republican, patok yan si Obama. At lumalakas ngayon ang panawagan within Republican. Alam niyo naman kami ni Kumbachero. Kahit ano, tanong niyo sa amin.
Tumawag lang po kayo sa may mga tanong po kayo. Talaga naman. Eh, are you not going home, Kumbachero, to vote? No, you know, I got a little scared of what's gonna happen because our compatriots there don't care. Don't care? Don't care about COVID-19. Most a lot of them. That's the problem, you know. And the latest, as of today, United States of America remain to be the number one COVID number one in the list of countries with the highest number of COVID cases. Oh, yeah. Tinitingnan ko nga rito sa ang tagal naman. Wala ba tayo internet ngayon? Pinutulan na yata tayo. Mukhang, teka, i-refresh ko ito mamaya. Nanawagan tayo sa PLDT. Nako, eh, yan ang nananatiling problema natin ang internet. Kaya kanina sa balita nila Mayor Lacay at ni Karen, may mga panawagan talaga at meron pang mga isinusulong sa Kongreso para gawin ng batas ang pagkakaroon ng mas maayos na internet sa ating bansa. Katulad diba kahapon, Kumbachero, di ba, nagsumbong na ako sa iyo. Ang opisina natin dyan sa Katunying, sa Visayas Avenue. Nagbabayad naman kami. May linya yung telepono. Makakatawag ka sa landline. Pero yung nakabundle na internet connection, hanggang ngayon! Hanggang ngayon, wala. Ang tagal-tagal na natin itinawag sa PLDT. Pero kapag maniningil, ay nako, on time. Simbilis ng kidlat. Eh yun, ang problema. Doon sila mabilis sa paniningil. Ano? Talaga naman. Pwedeng mabigyan natin sila ng award sa bilis sa maningil. Isa yan sa problema natin sa internet. Siyempre, ang problema rin natin sa kuryente. Ayan. Tayo pa rin po ang pinananatiling pinakamataas yata sa buong sa balat ng lupa. Ganun na nga yata. Tayo ang may pinakamataas. Kailan kaya tayo magkakaroon ng nuclear plant? No? Napag-usapan na yan itong ulit nitong mga nakakaraang linggo. Natabunan na naman. Pero sana magkaroon na talaga ng official declaration of position ng Duterte administration. Sila ba ay payag na talaga na magkaroon tayo ng nuclear power plant? Tingnan nyo nga yung Vietnam. Babalikan natin ang Vietnam. Na dati, bago-bago palang napawi ang usok ng digmaan. Iniiwanan na tayo ng milya-milya. Lahat. Sa lahat na yata ng aspeto, Kumbachero. Una, sa motorsiklo. Talaga. Sa motorsiklo, kawala. Iwan tayo. Iwan tayo. Sa internet speed. Ayan, no? Sa binanggit mo yung kuryente. Presyo ng kuryente, Kumbachero. Talaga. Tapos, ang sa mga agricultural products, grabe. Wala. Puro import na lang tayo. Sa COVID, Kumbachero. Tayo yung naghihirap sa COVID. Sila, pasipul-sipul lang. Ay, naku. Naman. Ang kainaman ho ay nakalabas na ng bansa ang bagyong si Pepito. Nasa West Philippine Sea pa yata, pero wala na sa kalupaan. At ang matindi po nun, ang, dahil siguro sa sama ng loob, walang nangyari dito sa Pilipinas. Papunta po ng Vietnam, ito pong si Pepito ngayon. Sabi siguro, wala akong makita sa inyo. Pero hindi, may mga marami rin pinsalang iniwan. At sa kabanatuan pala, lumubog din, Kumbachero. May mga lugar din na nilubog dyan sa kabanatuan. Kahapon, puro nababalita ay ang ilang lugar dyan sa lalawigan ng Quezon. Pero dito rin pala. Nako, kaya samantalahin natin itong unti-unting pagganda ng panahon. Baka sa susunod na mga araw, may papalit na naman dyan. May minomonitor na naman na low pressure area. Alam naman natin, tayo nasa panahon pa ng tagulan. Yes, sunod-sunod yan at maging handa na tayong lahat. Kumbachero ng bayan, Katunying at Kajerry. Dos por dos. Ang oras po natin. Ha? Kaumpisa lang natin. Mr. Jelong Tang, Achi, Ahiya, Gotiam, Chap, Gohun. 5:15 ng hapon. Mga pinakahuling balita, mga pinakahuling pangyayari. Alamin lahat sa 2x2 Balita. Magandang hapon, Luzon, Visayas, Mindanao. Hello, Philippines. Hello, world. Dito po si Jerry Baha. Dito po naman si Anthony Taberna. At ito ang Hataw ng Mga Balita.
balita sa 2x2 Balita. Sa ulo ng ating mga nagbabagang balita, MRT, tatlong araw na walang biyahe simula sa Oktubre 31. IATF, pinag-aaralan na kung papayagan ang Christmas party. Matinding baha sa Quezon, isinisi sa palpak na public works. Magsasakang nasira ang aanihin, ipinose ang sama ng loob. Mm-hmm. Narito po ang detalye ng ating mga nagbabagang balita. May tatlong araw na shutdown ang MRT3. Hindi aandar ang mga tren ng MRT simula sa Oktubre 31 hanggang Nobyembre 2 para sa rehabilitation and maintenance repair sa light rail system. Mahigit 300,000 pasahero ang umaasa sa MRT para sa pang-araw-araw nilang transportasyon. MRT, pwede bang mag-announce na ako, kumbachero? Bukas sa MRT sa North Avenue Station, doon sa unang estasyon, southbound, alas 6 ng umaga, magkita-kita tayo, mamimigay kami tinapay doon. Lahat ng pasahero doon, Oo, mamimigay ng... Kasi World Bread Day bukas eh. Ah, ganun ba? World Bread Day. Kaya bukas, si Katunying, mamimigay ng tinapay doon. MRT, North Avenue Station. Anong oras? Alas 6 ng umaga. Ayan, tara, punta tayong lahat doon ha. Punta kayo, walang problema. Alas 6 ng umaga. Pwede kayong umipon na mag-ipon ng pang-Christmas party daw. Dapat magdeklara ang Interagency Task Force kung papayagan o hindi ang Christmas party at iba pang mass gathering sa panahon ng Kapaskuhan. Ayon ito kay Senator Bongo and Chairman ng Senate Committee on Health para makapagplano rin ang publiko nang maaga, sakaling maaari ang mga party o hindi. Samantala, napag-alaman kay Health Secretary Francisco Duque III na pinag-aaralan pa ng IATF kung pahihintulutan ang Christmas party at iba pang pagtitipon at maghaharap ng rekomendasyon kay Pangulong Duterte. 5:17 ang ating oras. Paralisado pa rin ng baha ang highway sa Quezon Province na dinaraanan ng mga bus patungo sa Metro Manila. Iniulat na hanggang leeg pa ang baha sa National Highway sa barangay Kanda Ilaya, bayan ng Lopez na ruta ng provincial bus mula Visayas at Bicol papunta sa Calacang, Maynila. Nakatengga lang ang mga provincial bus at kanilang mga pasahero sa isang dulo ng highway na naghihintay para humupa ang baha at sila ay makadaang ulit. Sinisi ni Quezon Governor Danilo Suarez sa mga konstruksyon sa bundok sa matinding pagbaha sa bayan ng Lopez. Ayon kay Governor Suarez, tinanggalan ng mga puno ang kabundukan sa Lopez pero hindi nilagyan ng drainage kaya nagdulot ng baha ng umulan. Susulat daw po si Suarez kay DPWH Secretary Mark Villar tungkol sa problema at pagpapaliwanagin ang DPWH Quezon. Habas ng mga balita sa 2x2 Balita. Nagpakawala ng tubig ang tatlong dam sa Luzon para matiyak ang carrying capacity at makayanan ng ulan na ibinuhos ng bagyong Pepito. Ayon sa PAGASA, binuksan ang Gate 1 ng Ipu Dam sa Bulacan hanggang 0.20 meters kaninang umaga. Nilawagan din ang isang gate ng Ambuklaw Dam sa Benguet, 0.5 meters para mas maraming tubig ang dumaloy at nagpakawala ng 200 cubic meters per second na tubig ang Magat Dam sa Isabela ngayong hapon. Ambuklaw. Yung Ambuklaw nagbukas din pala. Oo. Kaya pala walang pasok ang mga estudyante kanina sa La Trinidad Benguet. Hindi ito joke ha. Di ba iniisip natin na hindi na masususpend ang klase dahil online naman. Kanina po sinuspindi ang klase diyan sa La Trinidad Benguet. Ayun. Para yung mga kababayan natin ay makapaghanda diyan sa pinakawalang tubig ng Ambuklaw. Naglabas po ng sama ng loob sa social media ang isang leader magsasaka sa Nueva Ecija. Sa Facebook post ni Danilo Bolos, dobleng dusaan niya ang kanilang inabot dahil mura na nga ang palay, ay binagyo pa ang kanilang anihin. Talaga naman, ano? Kasama ang taniman ni Bolos sa mga palayang binaha at nasira ang anihing palay dahil sa ulan at hangin na dala ng bagyong Pepito. Kayang bayaran ng PhilHealth ang halos 1 bilyong pisong utang sa Philippine Red Cross. Ito po ang tiniyak ni PhilHealth spokesman Ray Balenya matapos itigil ng PRC ang swab test sa mga umuwing OFWs at sa iba pang sektor. Sabi ni Balenya, may pondo at kahit ngayon ay kayang bayaran ng ahensya ng buo.
Walang kayabang-yabang, ano? Kayang bayaran ng ayensya ng buo ang Red Cross. O, din nga. Ayos yung ikwelyo mo. At naghihintay lang sila ng clearance ni PhilHealth President and CEO Dante Giran. Sa kaugnay na balita, babayaran nga raw po ng gobyerno ang utang ng PhilHealth sa Red Cross sa isang linggo. Napagalaman ito mula sa birthday boy na si Presidential Spokesperson Harry Roque na nagsabing kalahati muna ang ibabayad sa PRC bilang initial payment. Sabi pa ni Secretary Roque, hindi dapat mag-alala si Senator Richard Gordon na chairman ng PRC na hindi sila mababayaran dahil tiniyak na ito ni Pangulong Duterte. Humahataw sa komentaryo, dos hataw ng mga balita sa Dos for Dos. Samantala, umarangkada na sa araw na ito ang pinayagan ng gobyerno na non-essential travel abroad ng mga Pilipino. Ngayon pala. Ngayon pala ang simula noon. Ayon sa Interagency Task Force, para makabiyahe abroad ay kailangang alamin ng biyahero ang restrictions and protocols sa pupuntahang bansa. Dapat ay may round-trip ticket at health and travel insurance. Magpapakita rin ang biyahero ng negatibong COVID-19 test result at health declaration na alam nilang ang risks sa pagbiyahe sa ibang bansa. Pwede nang mag-operate sa 100% capacity ang mga hotel na nasa general community quarantine at modified GCQ areas. Ibinalita ito ni Tourism Secretary Berna Romulo Puyat, pero maglalabas pa niya ng guidelines tungkol dito. Nagluluwag na ang gobyerno sa ipinatupad na paghihigpit para makabangon ng ekonomiya na namilipit ng husto sa COVID pandemic. 5:22 ang ating oras. Good news sa mga abangers ng ref, TV, kitchen set at iba pang paraffle sa Christmas party. Opo. Kontra ang Employers Confederation of the Philippines sa utos ng mga Metro Mayors na iban ang Christmas party. Sinabi ni ECO President Sergio Ortiz Luis, may tuturing na pampasigla ng ekonomiya ang mga Christmas party dahil bibili ng mga papremyo at pwede namang gawing virtual ang programa at paraffle. Sapat ang supply ng ham para sa Christmas season. Ito po ang napag-alaman kay Agriculture Secretary William Dar na nagsabing 55% ang inventaryo ng frozen pork sa bansa. Walang nakikitang dahilan ng kalihim para magkulang ang supply ng ham na isa sa mga patok na Noche Buena items. Pero mahalang presyo ng karne ng baboy ngayon. At lagi tayo nakakarinig talagang mag-di-Disyembre, laging sinasabi, wala, kapos na sa supply. Napataas presyo yun. Yung pala, merong mga nag-hoard. Merong mga frozen meat products sa mga storage facilities na itinatago at ayaw pang buksan. Nabanggit mo yung hoarding. Alam mo ba kung Bachero na pati pala mga RFID ngayon ay out of stock? Hino-hoard na rin, pati RFID. Ito, may nagme-message sa atin eh. Wala raw mabiling RFID. Mamaya. Tatamaan sa atin yung mga... Manta kayo. Samantala, iginit ng grupong Laban Consumer sa Department of Trade and Industry na huwag payagang magtaas ng presyo ang mga manufacturers ng Noche Buena items. Yan. Ito naman na kasi sinasabi ko. Kasi diba tumataas daw ang Noche Buena items tuwing ganitong panahon. Huwag kasing, subukan nyo, huwag Noche Buena items ang bilhin ninyo. Subukan nyo, ang bilhin nyo ay medya Noche items. Sigurado. Subukan nyo lang. Sigurado. Maalala ninyo. Ayon kay Attorney Vic Dimagiba. Matibaya si dating Yusek Vic. Presidente ng Laban Consumer, dapat manatili ang presyo ngayon o kaya'y mag-rollback pa. Ay, ba? Sa mga patok, ang mga patok na mga handa sa Noche Buena. Paliwanag ni Dimagiba, ilang ulit nang nag-rollback ang petrolyo at iba pang raw materials. Kaya walang dahilan para humingi ng dagdag presyo ang mga manufacturers. Masaya ang publiko sa pagtugon ng pribadong sektor sa problema ng COVID-19. Yan po ang lumitaw sa survey ng social weather stations. At nagsabing 60% ng Pilipino ang sang-ayon sa COVID response ng private sector. Ginawa ang SWS survey sa mga lugar na nasa modified general community quarantine. Hop,
Bagos na mga balita sa 2x2 Balita. Nagbabaga pa rin ang ating mga balita at talakayan. Sandali po lamang, oras natin 5:25 ng hapon. Hahambalos ng doble. Hahataw. Baban. Hahambalos ng todo. Ang tandem ng Baya Jerry Baha at Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH Live Nation. Dito sa karamihan sa Metro Manila, mayroon tayong sobrang frozen pork. Ay mayroon tayong enough chicken. Marami tayong inventaryo ng chicken dito sa bansa. Chicken! Na, either status ko o pagkus nga baka pwede pang mag-roll back. No? Di ba buwaksak ang benta ng mga negosyante? No? Yung demand bumagsak. Kaya sabi ko po, pag-aralan nila yung inventory, karamihan po kasi sa mga produktong lechon vena, eh mahaba naman po yung ma-expiry niyan. Laban ay humihingi tayo ng pangunawa pa sa publiko at maging sa Red Cross sapagkat meron lamang gustong taruhin si Atty. Giran patungkol po sa nasabing Memorandum of Agreement. Meron po tayong pondo para riyan. Christmas party naman gagawin, mostly virtual eh. So, ini-encourage natin talaga yung spending eh. Yung mga restaurant para kumita, eh alam mo, mahirap yung bawal ka ng bawal eh. Na nasisira yung ano eh. Ang alam ko po talaga, eh, malapit na tayo magkaroon ng bakuna. No? That's very good news. At ngayon na po, nagkasundo kami na pag-uusapan na namin kung paano ilalatag yung logistics at saka yung distribution ng bakuna kung darating na. Antay na lang po. Ang mga kumbatsyero ng bayan, Katunying at Kajerry. 2x2 Yay! Come on! Yeah! Gusto nyo ba talaga ng Christmas party? Oh. O ayaw nyo? Oh, magandang pag-usapan din yan. Ha? May mga pagtatalo-talo dyan. Ha? Oh. Ready ba kayong umaten ng Christmas party? O kaya, ano yung sinabi? Pwede naman daw virtual. Virtual. Pero yung exchange gift tsaka yung mga paraffol ay... virtual din. Virtual na lang din. Paano mo ipapadala yung ano? Yung mga napanalunang ref, TV, ayan. Meron pa kayang may mga magpaparapol lang ganyan ngayon? Paano kung ito mangyari? Halimbawa, napili yung, nabunot, halimbawa, si Mayor Ray Katakutan ng Kapas. Halimbawa, Halimbawa, sabi niya, binunot niya yung number na to, number! Nabunot si Elaine. Nasa offside si Elaine. Mm. Eh, biglang naputo lang signal ni Elaine. Oo, dahil mahina internet. Mahina. Forfeited na ba yun? O, paano yun? Forfeited? Oo, kailangan ngayon pa lang ayusin na natin ang ground rules. Si Director Michael Kapati ng MRT nakatutok sa atin at si Kuya Dennis Principe ng Manila Bulletin gusto nila may Christmas party. Aba, talaga ha? Eh tama, matatalungin nga natin ang mga taga PIDEA kung may Christmas party sila. Nasa linya na natin si okay na ba? Sa linya na natin ang director ng Director General ng PIDEA, Director Wilkins Villanueva. Director? Yes, good evening, Bok Jerry at Katonying. Ay, magandang congratulations din pala. Tagal niyo diyan sa PIDEA as Director General pero ngayon lang tayo nakausap on air. Nahuli rin namin kayo. Pero hindi ito by bust operation, ha? Hindi ito by bust, ha? Hindi. At hindi rin ito set up, ha? Bigla na lang namin kayo tinawagan, eh. Hindi ito drawing, hindi ito in-ready, hindi ito sinet up, hindi ito drawing. Basta't tumawag lang kami, nahuli namin kayo kagad, oh. Eh, kaya kami napatawag dahil dyan sa controversial na huli ng PIDEA na ito po, doon po sa mga hindi pa nakakaalam, no? Meron pong desisyon ang isang husgado dyan sa Dumaguete, no? Ito pong si Judge Amelia Lourdes Mendoza, Negros Oriental Regional Trial Court, binasura po nila yung drug case laban sa limang di umani drug suspects dahil sa CCTV
na nagpapakita na walang nagsinungaling bypass, ang mga taga-Pideya. Walang bypass na nangyari. Walang bypass na nangyari. Kabaligtaran nung inireport nila sa Piskalya at Husgado. Okay, ano na po ba ginawa nyo? Ano reaksyon nyo nung nabalitaan nyo po ito, na DG? Okay, actually kahapon ko yan nabalitaan. Opo. Unang-una, gusto ko lang malaman ng lahat that the Pideya leadership will never condone any illegal activity of our personnel. Maliwanag yun. Pangalawa, hindi ko pa nakikita talaga yung footage, but nabalitaan ko yan sa mga sa FB, tapos na andun sa isang kung ano yung nangyari. So immediately, I ordered for the investigation of this personnel, Pideya personnel from Dumaguete. Pangalawa, I also ordered them to be recalled sa regional office ng Region 7. Region 7. And place them under administrative holding office ng Region 7. Mm-hmm. And prevented them from doing any further anti-drug operation. Ayun. While they are still investigated by our Pideya Investigation Service na magagaling dito sa Manila. Mm-hmm. So while we adhere to give due process sa mga nahuhuli natin, bibigyan din naman natin sila ng due process. And they have the right to be heard. Pero habang sila iniimbestigahan, tigil muna sila sa anumang anti-drugs operations. Exactly. Wala muna. At para mapatunayan muna natin, at the same time, palalig muna sila. Magpalalig muna sila sa opisina, aircon naman yun. There will be no further intervention doon sa Dumaguete, kung saan sila mayroon silang investigation doon. Opo. In meantime, yun hong limang drug suspects na inaresto po nitong mga Pideya agents na ito, na inabsuelto ng korte, paano ito? Laya na ito? Laya na sila? That will be for the court to decide. Hindi pa kami hindi ko pa nakikita yung order kasi. Actually, ka-Jerry at ka-Tonyin, I'm having a regional visit, command visit. Nandito ako ngayon sa Mindoro, sa 4D. Mindoro. At nag-visit ako ng regional office dito, which is part of my regular activity na mabisita lahat ng regional offices ng Pideya sa buong Pilipinas. Pwede na pala kayong dumiretso sa Region 7 eh. Nakamotor ba kayo, Director? Hindi. Mabagyo. Mabagyo. Pero, malakas ang bagyo eh. Matanong po namin, ito pong mga Pideya agents na to, kung sila po ay nasa holding office ngayon ng Region 7, pwede ba nating sabihin that they have been ordered to be disarmed? Hindi pa naman. Dahil wala pa naman silang kaso, katong yun eh. Uuwi rin yan sa kung saan sila uuwi. So, maraming threat sa buhay nila. So, hindi naman natin pwedeng alisan sila. Tanggalan ka agad. Like what I have said, hindi natin sila ipinasok sa preventive suspension kasi mag-i-investigate pa tayo. While they are being investigated, doon muna sila sa holding office. But yung pong preventive suspension naman po, DG, ay hindi naman po parusa. Hindi po ba yan naman automatic na ginagawa? Hindi para sabihin naniniwala na kayo sa allegation laban sa kanila, kundi to prevent them from tampering with the evidence. Yeah, that is why inalis natin sila doon sa lugar kung saan sila may reklamo. But hindi pa kasi natin alam kung ano nangyari. So that is why we still have to send our people from investigation service para magkagak ng investigation kasi ipaprocess natin yan according to administrative yung sa process natin. Opo. Sino ang mag-iimbestiga sa kanila, DG? Yung mga tao natin dito sa Pideya Investigation Service. Ah, okay. Magagaling dito sa Manila? Yes. Magagaling sa Manila. Kasi iniisip natin, baka magkakakilala rin sila doon sa lugar. Kachokaran. So, ito siguro para lang maintindihan din ng mga kababayan nating nakikinig. Ang nangyari ho dito,
ay ibinasura ng korte yung kaso laban sa limang drug suspects na hinuli nitong limang PDEA agents dahil nakapagpresenta ng mga CCTV. Ganun kaimportante talaga CCTV. Nakapagpresenta ng CCTV yung mga drug suspects na hindi totoong sila yung nahuli sa bypass, sa bypass operations, kundi nahuli sila sa iba't ibang lugar, nakapagpresenta sila ng CCTV sa iba't ibang lugar na sila yung pinick up, tapos iisang sasakyan, pati yung sinasabing nagbebenta ay pinick up din sa ibang lugar ng iisang sasakyan na gamit ng mga PDEA agents. At ang sabi nga ho DG nitong korte ay mag-initiate sila ng indirect contempt charges laban sa limang PDEA agents na ito. So, ganun talaga, susugin natin ang korte. Ang nakalagay ng laban sa korte, mag-initiate sila ng indirect contempt. Sa amin, sa PDEA, tinitingnan natin ang sitwasyon para makapag-file naman tayo ng administrative charge against these people. Pero siguro po, DG, hindi lang po administrative ito sapagkat sa isang banda po, nakalagay din naman sa ating pong batas, yung Dangerous Drugs Law, na kapag ka ang law enforcement agent ay nagtanim. Ayun, oo. Nagtanim ng ebidensya kahit hindi naman siya magsasaka. ang kanya pong parusa ay higit pa ng isang degree kesa dun sa mga hinuhuli nila na may kaso na illegal drugs, general. Yes, that will be for the accused to do. Sa amin yun. Investigan pa muna natin kasi. Bibigyan nga natin ng due process kung anong lumabas doon. Then we will take necessary action out of that investigation. So pwedeng PDEA mismo ang mag-file ng ganong klase ng kaso, yung planting of evidence, Director? If the investigation will result to that, then we will file corresponding criminal case against these people. Oh, nagalit ho si Judge Amelia Lourdes Mendoza. Sabi ho nito, ito raw 5 PDEA agents involved for misleading the court. Nilinlang ang husgado for making untruthful statements sa pagsasabi ng kasinungalingan in their affidavits sa kanilang abidabid. And for directly impeding and degrading the administration of justice. Sa hindi tuwir, directly. For directly impeding. Sa tuwir ang paglapastangan at pagharang sa paglalapat ng hustisya. Magalit nga si Judge. Galit nga si Judge. Buti hindi sinabi ni Judge na, hindi ka nasisikata ng araw. Pitaya. Galit si Judge. Anyway, natatawa lang tayo dito, but I'm sure, sa party po ninyo, Director General, bilang ama ng PDEA, bagamat ito'y nangyari, kayo June, na ba ang DG nito, Director? Itong June lang. Nung mangyari ito? Siguro, kasi May 28 at May 22 akong na-appoint, tapos May 28 akong nakapunta ng Maynila. Tama, nakaisang buwan na kayo nung mangyari ito. Pero hindi pa siya... But the thing is, kahit regional director pa ako yan or what, hindi dapat kondenahin itong mga ganitong bagay. Kasi sabi nga po namin bilang ama ng PDEA, ano pakiramdam nyo na memang assuming na tama yung mga isinasaad nung desisyon ni Judge. Base doon sa CCTV. Base sa CCTV, opo. Yeah, of course, nakakalong ko talaga dahil professional kasi tayo. I've been more than 18 years of serving the drug law enforcement. Nakakalong ko pag ganyan ang gagawin ng ating mga ahente. Yung lima hubang involved, professional talaga tayo. Yung lima hubang involved ay matatagal ng agents ng PDEA? Dalawa bubae. Mga bago pa to pinakamaano yata dito is intelligence officer to mga bata pa. Nako, mga bata pa, natuto na ng kalokohan. Actually nga, hindi nga natin alam kung ano yung nasa likod nitong pangyayari na to. Kaya nga, ayoko muna magbigay muna ng... ayoko muna magpahayag kung ano yung nangyari.
because iimbestigahan nga natin ito, but yun na, nakakalungkot nga. Malaking dagok ito at kasiraan sa imahe ng PIDEA na sa ngayon eh pinipilit ninyong maibangon. Ang dami niyong mga sinisirang mga ebidensya nitong mga nakakaraan, yung mga nakukumpiska, DG. Nakumpleto niyo na ho ba 'yon, yung utos na 'yon ng Pangulo? Actually, we will be having another destruction of dangerous drugs on November 26. Mm-hmm. At by this time, mauubos ang aming inventaryo sa loob ng PIDEA evidence room. Uh-huh. First time na mangyayari sa history ng PIDEA ito. Malinis. By November 26, ubos na. Ubos yan. Uh-huh. Paano yung, sir, paano yung mga ongoing pa yung mga trial? Nakikipag-coordinate tayo, masinsinan sa lahat ng korte para talaga maubos to. Yan ang marching order ng presidente. Kailangan matupad muna natin bago tayo magreklamo. Basta talaga, siguraduhin lang na nandun na sa stage yung trial na naipresenta na yung ebidensya na yan na napatunayang drugs talaga. Di ba nagpapadala kayo ng sample sa husgado? Necessarily naman na kailangan lang natin is magkaroon ng representative sample dito sa mga i-destroy natin. Masabi natin pa rin sa proseso. Talagang na proseso. Sa kabuuan, Director, gano'ng karami ang nasira na ninyo at sisirain pa ninyong mga droga na yan? Nakasira na tayo ng yung last time is 1.394 tons. Itong napakadami pala. Itong November 26, nasisira ulit tayo ng 1.5 tons. Wow. Ganong karami na yung... Mga ano ho yan? Mga shabu? Ano na yan? Halo-halo na. Basta solid dangerous drugs yan. Ang total yan will be 2.9 tons of dangerous drugs. Na magkano halaga ho yan kung pepresyohan natin sa street value? Kaya ako nagpide yan. Marami. Hindi pa kasama diyan yung mga sinusunog ni General Arwin Pagkalinawan. Halos araw-araw yata ay nagsusunog ng marijuana. Kaya pala hindi mo mahagilap si General Pagkalinawan eh. He is high up there. In the Cordilleras. Bukod pa 'yon ano? Iba pa yan. Si Mariano kain doon. Talaga. So, sa ngayon... Bok Jerry, first time na nangyari sa history ng drug law enforcement na magkaroon tayo ng simultaneous destruction of drug evidence sa buong Pilipinas. Mm-hmm. Iyon yung ginawa natin noong October 14. Mm-hmm. October 15. Uh-huh. At gagawin ulit natin yan kung may natitira pang droga sa iba't ibang regions ng bansa, gagawin ulit natin yan sa November 26. Dapat siguro magkaroon na kayo ng ganyang policy, General, no? Yung immediately after the testing, yung examination na talagang droga yan, mag-iwan lang ng konting-konti. Say na kumpiskan nyo ngayong araw na to, 1 week later, sunog na kagad yan para hindi na nare-recycle yung mga bugok na hindi na natutokso yung iba. Taga law enforcement agencies. Oo nga eh. Binawin mo naman kaso niya. Yung mga kaso nito, 2006 pa. Imagine. Di expired na yung shabu na yan. Expired na pala yan. Kahit sakit sa ulo, Bok Jerry, ang sakit sa ulo. Kahit siguro yung adik, aayawan na yan eh. Expired na. Ano to? Best before ganito to. Dapat talaga, sir, natatawa tayo dito sa usapan na to, pero dapat talaga ganun eh. Yung immediate destruction, pa-check na kagad kung merong officer of the court na nando doon. Mm-hmm. Ma-check lang kung shabu yan at hindi tawas. Mm-hmm. At hindi arena o anuman. Tapos kuha na lang ng sample, 1 gramo halimbawa, na representative ng 1 tonelada. Para hindi na gagawin natin. Please, para
Napakadaming kumakain ng addict. Pandemic talaga. Na nga, ang dami pang addict ngayon. Totoo yan. Sa pa, yan bilang gagawin natin. Apo, bilang panguli, Director, sa ngayon ho ba kung poporsyentuhan natin ang problema natin sa droga, gaano pa ho ba kalala ngayon, sa ngayon, kahit sa panahon ng pandemic? Bok Jerry, 14% 14,000 pa ang barangays na affected. 14,000. Ibig sabihin, 14,000 out of the 42,045 barangays. 30% in the country, 14,000 na lang tayo na affected barangays. Mm-hmm. Ito yung mga meron pang addict, may kumakain pa ng addict. May kumakain ng addict. So, mga 30%. Mga 33%. Konti na lang talaga. Unlike before, na napakarami pa. Ngayon, 14,000 na lang. Kayang-kaya na lang. Kayang-kaya na. Magtutulungan tayo. Anyway, DJ you. Sir, maraming salamat. Mag-ingat po kayo sa mga tama raw dyan, ha? Salamat at nahuli niyo ako ngayon. Thank you. Ingat kayo dyan. Ingat. Thank you. Si PDEA Director General Wilkins Villanueva. Ang mga kumbatsyero ng bayan, Katunying at Kajerry. Dos por dos! Woo! Talaga naman ang problema natin sa droga. Grabe. Hindi nawawala kahit anong panahon. Kahit pabago-bago pa ang lagay ng panahon natin, kumbatsyero. Parang mahihirapan tayong magayos, lalo na magpintura ng bubong. Eh bakit mo pa namang gagawin yan, kumbatsyero, kung may mabibili ka namang yerong may pintura na? Ha? Oo. Siyang ka pa, kundi sa Cherloom Pre-Painted. May aluminum na, may pintura pa. Available in colors red, green, and blue. Para sa bubong na matibay na, makulay pa. Mag-Cherloom pre-painted ka na. Issue ng bayan. Katotohanan. Dos por dos. Oras po natin. Nako, nakita mo ba kung batsyero yung itsura ng Cherry Tigo 2? Yung Cherry Tigo 2? Nakita mo? Si Coco Martin. Sinakyan ni Coco Martin. Aba, talaga ha? Sinabi mo pa. Kaya kung meron ka dyan, si Arman Gante, tumatawag kanina. Paano interesado. Ba ako makakabili niyan? Dahil hirap na hirap sa pag-commute. Sa pag-commute. Sabi niya, kayang-kaya ko yung 5,600 a month na yan. Ganun pala eh. Talaga naman, kasi ang ganda-ganda nito. Oo, kung ako sa iyo, Arman Gante, at sa mga iba pang commuters dyan, bibili na ako ng sariling kotse. Ayan, 5-seater, may maluwag na interiors at naka-leather seats na 5,655 pesos lang kada buwan. Kaya lang, baka isipin nyo, hindi ba tapos na yan? Aba, extended ho yan hanggang December 31. Saan ka ba naman makakakita nyan? Nag-iisa lang yan. Yan ang All New Cherry Tigo 2. Ayan. Para sa mga detalye, i-check out po ang kanilang website, www.cherryauto.ph. Issue ng bayan. Katotohanan. Dos por dos. Nasa dos por dos sa DCRH. Ito na ang ating mga RH reporters. Inaabangan niya ni ka Jerry Labasan, ha? Mga report ng ating mga reporters. Si Iver De Leon, nagbe-birthday pala ngayon. Happy, happy birthday, Iver. May magandang katanungan ito si Daddy Andres Eduardo. Anyan pa ba si Resty Dikiro sa DCRH? Wala na. Si Daddy Andres Eduardo, hindi, nag-mayor mga, na nga. Nag-mayor na nga si Resty Dikiros, Daddy. Napanood ko nung isang araw sa pelikula ni FPJ. DCRH talaga ang radio. Ay. Si Paring Ray. Si Paring Ray, Ray Sky. Tsaka si, sino ba ito? Si, yung reporter. Si Clement Bautista. Ang kauna-unahan sa Pilipinas, ang DCRH. Sila Manny Bal. Si Manny Bal, ando sa pelikula ni FPJ. Alam nyo, kumbatsyero, pagtatapat na namin sa inyo, talagang batang DCRH kami nung paman eh. Si Kuyang Angelo Palmones lang ang talagang hindi. Hindi. Kung saan galing yan eh. Pero tayo, talagang kami, RH talaga kami nung pa. Sige, tanong mo. Ayun.
umalis na kayo dyan. Ay, Kaso Jimenez, pakigreet daw ng happy 67th wedding anniversary. Si Boss, si FBR, tsaka si... First of all. Happy anniversary. Magulang at mga kababayan. Si Chris Nulod, ganun din. At si Mon Samson ay nakatutok. Pero kahit sa ganitong panahon ng COVID-19, kumbadyero, alam mo ba na may mga taong swerte pa rin sa buhay? Oo naman. Yung mga may balanced diet at healthy living, hindi sila basta-basta nagkakasakit. Balance din ang sugar nila sa katawan. Talagang mainam na mapangalagaan po natin ang ating blood sugar. Dahil pag tumaas ang ating blood sugar, maaring humina ang ating immune system, lalo na yung mga nasa edad 40 pataas. Alam mo ba kung bachero, yung mga antioxidant gaya ng alpha lipoic acid at minerals gaya ng chromium picolinate at zinc, tumutulong mag-balance ng blood sugar at tumutulong ding alagaan ng ating kalusugan. Pero syempre, mainam na laging may kasamang healthy, balanced diet at exercise. Diamax in Forte has alpha lipoic acid, chromium picolinate, and zinc. Stay healthy at alagaan po ang ating blood sugar. Mahalagang paalala, ang Diamax in Forte ay hindi po gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Available in Mercury Drug Stores. Nag-aalala ako doon sa sagot ni General General Wilkins kanina. Parang nagtitimpi lang eh. Gusto na sigurong tubigin yung mga bata niya na yun eh. Antindi ho na. Talagang kitang-kita sa CCTV. Huling-huli sa CCTV. Kaya talagang yung judge hindi nakapagtimpi eh. Talaga, magagali talaga yung judge. Kasi unang-una, inuunggoy siya nitong mga officers na ito eh. Alam niyo po sa Amerika, yung simpleng pagsisinwaling lang sa husgado, ang laki na pong parusahan doon. Yung pong simpleng perjury, ito hindi po simpleng perjury. Niloko mo yung hukuman, gumawa ka ng ebidensya, pinalitaw mong bypass operation yon. Maaari nga sigurong involved sa drugs yung mga taong yon. Pero kita mo, na-dismiss yung kaso dahil sa kabugukan ng mga taga-pideya. At sila ang papalit sa kulungan pang nagkataon. Dapat ganun. Alam nyo, ito na rin siguro ang pagkakataon kung bachero, para i-require ang lahat ng mga operatives na magsuot po ng body cam. Sa lahat po ng operation ng mga pulis, ng mga PDA agents, NBI, kung talagang walang ginagawang kalokohan ang mga government law enforcers na ito, dapat bigyan sila ng camera para ma-document ang kanilang mga aksyon. Ayun. Pagdating dyan, tinan nyo, yung CCTV ang gamit na ebidensya para patunayang wala rin kayong ginagawang anomalya at kabuktutan. Yun din ang magagamit ninyong ebidensya sa inyong mga operation. Paano? Si Kuyang Angel, ang ganda eh. Yan, original talaga yan. Bata pa lang, DCRH na yun. Talaga? Bata pa, sumisigaw mulat, na mulat-mula pa. Mulat-mula pa, sabi talagang, niya, si Motor! Eng-eng! Bye! Happy weekend! Woo! Thanks for watching. The video is part of DZRH Play Now. DZRH Play Now is the digital platform of DZRH Digital Properties, DZRH News Television Facebook, DZRH Manila, DZRH News Television YouTube, and www.dzrhnews.com. Watch all DZRH radio and DZRH News Television programs and segments. Magkaroon ng access sa lahat ng DZRH digital exclusives, news, programs, and special reports. Maging maalam sa mga nangyayari. Like and follow all these digital channels. Like and follow all DZRH digital channels and platforms and be updated all the time. This is the DZRH Play Now. Follow us and we will follow you. Servisyong tapat sa iyo, DZRH. Supok na sa balik.